family evangelism. Family evangelism. Kasi sino ang unang in-evangelism natin? In-evangelize at pinangaralan yung mga sarili natin. Si Ate Aning, sabi ko nga, Ate Aning at saka si Ate Yoli, yung mga hindi nagawa ni Kuya Rolling, excuse me, itong ating ano ay, yung mga hindi nagawa ni Kuya Rolling, pangarap ng salita ng Diyos sa kanyang mga anak, at si Manny Rolling, ay si Ate Aning ang magpapatuloy nito, at si Ate Yoli. Ganda kayo sapagkat kayo ang tinatawag ng Diyos. Dahil kung hindi, ang mga anak mo ay mahulog sa Ah, dito sa ating tatalakayin ay tinatawag na family. Family evangelism. Evangelism. Yan, family evangelism. Unang pag tayo naligtas, pangalawang i-evangelize natin yung ating mga anak at asawa. Kaya ang sabi dito sa tinatalakay natin ay ganito. Sa 1:12, ang sabi niya dito. Excuse me po, wala pala akong salamin. Nagsasalamin. Sabi niya sa 1:12, ngunit ang lahat na tumanggap at nanalig ay pinagkalooban niya siya ng karapatan maging anak ng Diyos. Tandaan niyo yun, pinagkalooban ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Sila ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang siya ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagawa ng tao, ang pagiging anak niya ay buhat sa Diyos. Yung simula nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ay nagkaroon siya ng tinatawag na Kristo sa puso. Laging tatandaan ito, sapagkat ang pinag-aaral natin, yung throne of heart, yung trono ng ating puso, throne of heart, na yun ang makakapagligtas saan? Sa mga taong simula nung tinanggap mo si Kristo, yung tunay na Diyos, ay tinanggap mo yung tunay na Diyos, magliliwanag yan, makikita. Tingnan mo doon si Andres, ay hindi siya masyadong mahusay sa pagsusulat. Hindi nga siya nakapagsulat ng libro eh. Sa lahat ng mga apostol, ay siya ang hindi nagsulat ng libro. Maaring mahina siyang magsulat, sapagkat siya mangingisda lamang. Diba? Pero nakapagdita siya, sabi sa sige manay, pag-ibasa sa John chapter 1, verse 42. Sige. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na Simon. Sinabi niya rito, nakita na namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito ni Kristo. At ang sinabi ni Andres si Simon kay Jesus, tingnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawagin si Pas na ang katumbas ay Pedro. Okay. Thank you po sa mga salita ng Diyos. Nung nakita ni Andres si Pedro, ay si Kristo, Jesus, bilang guro, bilang Panginoon na tagapagligtas, pinuntahan niya kagad yung kamag-anak nung naligtas siya. Pinuntahan niya kagad yung kanyang kapatid at ang kanyang mga kamag-anak. Isinir niya ito. Hindi siya nagsulat ng libro, ha? Hindi siya nagsulat ng Bible. Hindi siya nagsulat ng libro sa Bible. Pero, siya ay dahil sa kanyang buhay, ipinakita niya ito sa kanyang kamag-anak. Kaya dapat, ang unang pag-evangelism, evangelism mo muna ang iyong sarili. Pangalawang evangelism, yung kamag-anak mo. Kasi, ang mga tao, pag siya'y naligtas, hanap niya kagad yung ibang tao. Sino ang babaybulista diyan namin? Huwag niyo intindihin muna ang ibang tao. Ang intindihin niyo muna, yung inyong pamilya.
kamatayan. Pamilya, kasi kung mahulog siya sa impyerno, ay iiyak ka. Kasi ang kilala mo sa langit, kilala mo sa lupa. Di ba? Ay kung nahulog ang anak mo, mapapayag ka ba mahulog ang anak mo sa impyerno? Hindi. Di ba? Pag yan nahulog sa impyerno, ay dapat, nung si Andres ay naligtas, naging Panginoon niya si Kristo sa kanyang puso, pinuntahan niya kagad ang mga kapatid niya bilang nagbagong buhay. Ito ang dapat natin gawin sa ating buhay. Pag mo munang hindi natin ang ibang tao eh. Hindi yan tama yan, pero hindi yan ang ating pangunahin. Ang pangunahin, ano yung ating mensahe natin noong linggo? Binasa ni Manny Tony. Ang binasa ni Manny Tony sa Mateo chapter 5, verse 14 hanggang 16. Ang inyong Kristong tinanggap, ang inyong ilaw na tinanggap, Jesus is light, ay nagliliwanag saan? Sa mga taong kasama mo sa buhay. Sorry. Yung mga kasama mo sa bahay, kasama mo sa buhay, kung tinanggap mo si Kristo, maliliwanagan yan. Useless ang tinatawag na born again Christian. Born again. Kung hindi nagbabago ang iyong buhay. Yung born again, ang ibig sabihin ng born again ay nagliwanag si Kristo na bago ang iyong buhay. Useless yung... Ako'y maraming alam sa Biblia. Marami akong nalalaman. Kung hindi nagbabago ang iyong buhay, di ka papasok sa langit. Kasi ano sabi ng Panginoong Jesucristo, Nicodemo, kailangan mong ma-born again. Anong ibig sabihin? Ang pagiging born again, pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, reflected yon doon sa iyo kasama sa buhay, kasama sa buhay. Sino sa inyo ang may sinabi ang Diyos ngayong umaga? Sino sa inyo ang nagbasa ng Biblia sa umaga? Ito. Wala. Di wala. Wala kasi. Wala ka sasabihin doon sa kasama mo sa bahay. Amen? Amen. Wala ka sasabihin doon sa kasama mo sa bahay. Kung wala kang, ikaw ay Kristiyano, wala kang sinasabi sa kasama mo sa bahay, pupunta yan doon kay Baldillo. Ay, Baldillo. Kay Baldillo. Pupunta yan doon kay, Eduardo Pula. Ayan, Mainom. Ma-drugs. Bakit? Wala kang sinasabi. Ikaw Kristiyano eh. Wala kang sinasabing tama na, intindihan niyo po. Kaya nung panahon na naligtas si Andres, pinanap niya kagad yung mga kapatid, nakita ko na ang Mesiyas. Nakita ko na ang Mesiyas. Nakita ko na ang Kristo. Gusto kong maligtas ka. Dinala niya doon sa Panginoon ha. Si Pedro ha. Dinala niya doon sa harapan ng Diyos. Ito ang aking kapatid, sabi niya, Panginoon, kapagan mo siya. Naligtas si Pedro, ah. Ang ibig ko sabihin, kung tayo ay may Diyos, nakita natin ang Diyos, tinanggap natin sa ating buhay, bilang Panginoon at tagapagligtas, naku'y maliwanagan yung kasama natin sa bahay. Amen ba? Amen. Si Ate Aning, maestro yan sa kanyang bahay. Ngayon, kahit hindi yan magsulat, kahit hindi yan gawa ng mga pero kung ang buhay niya nagliliwanag, maliligtas si Junior, maliligtas siya si Rodney, si Abby, si Daisy, si Rigor. Huwag niyong intindihin ang pagpapakasal ng papakasal ka ni sino ba yung sinasabi natin kakasalin kung sino kakasal ang intindi niyo muna yung ang intindi niyo muna yung ang Kristo makapasok sa inyong puso. Di ba? Kasi kung makapasok sa inyong puso, pati yung anak ni Rigor, maliliwanagan niya. Tama. Kawawa si Michelle. Si Michelle ay, dahil hindi nasira ng salita ng Diyos, pumupunta na sa kanyang kaibigan, pumupunta na kung kani-kanino. Nakintindihan niyo po? Ang mga anak niyo, kung hindi yan na maliwanagan sa inyo, mabalot ng Espiritu Santo ng Diyos, hindi mo ma-evangelism ang mga anak mo
pumunta yan sa kanyang mga kaibigan. Magdadrugs yan, ano kung anong gagawin yan, sapagkat walang salita ng Diyos. Kaya nga sabi, every morning, dapat magbasa tayo ng banal na kasulatan. Saan magsisimula ang pagbabasa ng Biblia? Tulad yung laki-laking hawak naman nito, ni mababasa mo ba lahat yan? Ang pagbabasa ng Biblia, simula muna sa maliliit na aklat. Simulan mo kay Judas. Doon sa pahayag, di ba may Judas doon? Hindi si Judas Iscariote, Judas Inibiga. Si Judas, meron doon, kompleto na yung isang libro, isang page lang yun. Maraming mga maliliit na Biblia dyan, sunod-sunod pa atras. Yun ang babasahin ninyo. Kasi hindi kayo magkakatapos ng isang libro kung hindi kayo magbabasa Judas. Halimbawa, sinimulan mo dito kay Judas ang pagbabasa ng Biblia. Oh. O dyan, sa pahayag, di ba sa pahayag, meron dyan isa, Judas. Oh. Unang huwam, pangalo. Judas, ito lang, oh. Isa lang. Kasi ito, isang buong libro ang ibig sabihin nito, buong chapter, isang libro ito. Kasama ang basbas dito. Pati impyerno kasama dito kung saan nakulong yung mga anghel na luwaban sa Diyos. At siyang pamumuhay kristyano, isa lang na pages, nakatapos ka na isang libro, wala pa isang oras. Balikan mo ulit para maliwanagan ka. Pangalawa, oh, unang uwan, pangalawang uwan, oh, tingnan mo, ito lang, oh. Oh, pangatlong uwan, ito, dalawang pahina lamang. Unang Pedro, o, six, ano lang naman yan, limang pages lang naman, ito, o, dalawang papilo. Marami, pagdating sa Santiago, limang pages, tatlong papilo. Kaya kayang-kaya natin basahin. Paglagong Kristiyano, ito, pagdating sa Hebreo, lagpasan mo muna kasi hanggang sa 13 yan. O, lagpasan mo muna, o, dito, ilan lang, tatlo lang papil, dalawang papil. O Timoteo, o limang papel, o apat na papel. Colossians, Galatia, o Ephesians. O. Marami tayong mababasa sa Biblia na tungkol nagmula naman sa buhay Kristiyano. Judas muna ang umpisahan yung patras kasi marami tayong mga maliliit na talata sa Biblia, mga libro ng Biblia na nakasulatan, na ito ang magpapalakas sa atin sa buhay spiritual at maintindihan natin sa salita ng Diyos. Kasi kung babasahin ito, tama naman yan, pero wala kayo ang laki-laki, ang inip, nakakainip. Kasi ang pagbabasa ng Biblia ay mayroon tinatawag na systematic ang pagbabasa dapat ng Biblia. Judas muna, ha? Sa Judas muna kayo mag-umpisa para may matapos kayo, matapos na book. Ha? Judas muna, doon practicein ang pagbabasa ninyo. Yung mga malalabo ang mata, katulad ni Ate Ani, hindi naman siya nakakapagbasa, malabo. Ang gawin mo na lang, magpakita ng magandang buhay. Tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, sabihin mo man doon sa kapitbahay mo. Kung hindi ka marunong, katulad ni Andres, hindi siya masyadong marunong sa pagsusulat at pagbabasa, ang ginawa niya ay yung kanyang kapatid, dinala niya kay Jesus. Anong mensahe nito sa atin? Yung ating mga anak ay dalhin mo sa Diyos. Dalhin mo siya sa Diyos. Dalhin mo siya sa Diyos. Huwag kang mag... Kasi ang tatay, ano ang sabi doon sa Pahayag chapter 20 verse 7? Oo. Verse 7. Oo, kung isang tatay ay? Kabitaan. Oo, kabitaan. Kung isang anak ay namumuhay sa katwiran, mapalad ang anak kasi ang sinusundan. Oo, yun. Kung ang isang tatay ay namumuhay sa katwiran, mapalad ang mga anak kasi ikaw ang sinusundan ng mga... Hindi yung susunod sa iba. Sinabi ko nga sa inyo kanina, ulit, kung hindi ka magtuturo ng salita ng Diyos, pupunta yan sa kanyang kaibigan. Pupunta yan sa mga tinatawag na mga bulaang tagapagturo. Kaya nga sa ating mga bahay, may nagkakaroon dyan ng mga iglesia ni Manalo, mga saksi ni Rupa, mga drug lords. Kasi ang tatay, naging Kristiyano, itinago niya
Si Manoy Ruding, si Manoy Ruli, nag-iwan siya ng gawain ni Ate Aning at ni Ate Oli. Nung siya nabubuhay pa, hindi siya nagturo ng salita ng Diyos, kaya nung nabubuhay pa si Manoy, si matangka daw si Rhodes. Bas, ano, aralan daw ng Biblia. Tama yan, ha? Nung panahon ikaw ay Kristiyano pa, wala. Ang lakas-lakas mo, hindi ka nagturo ng salita ng Diyos. Ngayon, tapos na ang buhay mo, mamamatay ka na, na-stroke ka na. Ako ang pagpaparaan mo, yung... Sinyas. Inuobligan. Okay naman yun, okay yun. Wala ang problema. Pero ibig ko sabihin, yung trabaho mo, dapat pinatrabaho mo, ay hindi mo trinabaho. Sa akin mo ngayon, hindi pinapasa yung trabaho mo. Na sinan daw ng salita ng Diyos. Diba? Diba? Nung ako natutulong dito, namatay si Manoy. Lagi nang sinasabi sa akin ni Manoy, si Junior, sana'y masira ng salita ng Diyos. Lagi niyang binibilin, Junior, si Daisy, si Rodney, lahat ng kanyang mga anak. Sana no'y masira ng salita ng Diyos, yan ang lagi niyang sinasabi. Ngayon ay wala siyang kakayang mag-share ng salita ng Diyos. Si Ate Aning ang may kakayahan dahil nabubuhay ka pa eh. Kasi kung ang tao, halimbawa, namatay kayo, pare-parehas na walang Kristo sa puso, ay pare-pares kayo ulog doon sa impyerno, nakakatuwa pa yun, hindi nakakatuwa. Diba? Kaya nga tayo ngayon nagkakaroon ng vlog, mga kaibigan ko, upang kayo maligtas. Maligtas tayong lahat. Ang kaligtasan po ay ito ay biyaya ng Diyos. Kung magsisisi ka, tatanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, may buhay na walang hanggang kaligtas ka. Kasi itong kaligtasan ito dumating. Ano ang sabi mo sa 1:12? Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, biniyanak, karapat ang maghanap ng Diyos. Okay. Lahat ng tumanggap kay Kristo, binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Nung binigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos, anong gagawin mo? Itatago mo ba? Hindi dapat. I-share mo ito una sa kamag-anak mo, sa anak mo, sa... Huwag mo nang intindi ng kapitbahay kung hindi pa naman ligtas. Kasi kung intindi mo ang kapitbahay, sasabihin na, uy, ano, Dodoy, walis-walis si Mamunati yung harapan. Tama, bago ka magwalis dito sa aking harapan. Kaya nga ako, natutuwa kaya Dani, winawalis niya muna ang kanyang, ano, ang kanyang harapan. Pagkawalis dito sa ako, ay Dolores, kayo ha, di ba ako? Hindi, dapat sa loob muna. Thank you. Sa umagang ito, evangelism kasi po ito. Ang evangelism ay dapat sa pang-baby Christian ito. Yung baby Christian ay mga pagkaing magagama, malambot. Kaya ano ang aral na makikita natin dito? Ang aral na makikita natin dito, ang born naging Christian ay may binagong buhay. Kung may binago ang buhay mo, si Kristo nag-ahari, ay maliliwanagan ang iyong kasama. Kaya ngayon, una, nakita mo si Kristo sa iyong buhay, missionin mo yung anak mo, missionin mo asawa mo. Yun ang unang dapat dito. Si Andres, ay nung nakita si Kristo, naliwanagan siya na si Kristo ang tagapagligtas, siya ang Diyos, pinunta niya kagad yung kanyang mga kamag-anak. Kapatid, mga kamag-anak, sinabihan niya na nakita ko na ang Kristo. Tingnan mo ha, babasahin ko. Bago tayo magtapos po, babasahin ko lang yung nangyari kay Andres para maliwanagan po tayong lahat sa
1, chapter 1, verse 40. Sabi niya dito, ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan sa sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una, hinanap niya ang kanyang kapatid na ito at sa kanya sinabi, natagpuan na namin ang Mesiyas. Ito yung ibig sabihin. Noong nakilala natin si Kristo, may nag-share sa atin ang salita ng Diyos, natagpuan na natin ang ating Panginoon, sabihin mo na natagpuan mo na ang Diyos sa iyong mga anak para hindi siya mahulog sa impyerno. Simple lang siguro ang mensahe, ano? Sana maintindihan natin. Ngayon tayo ay Kristiyano na, ay dapat ito ay, ngayong Kristiyano na tayo, yung ating obligasyon ay ipasa natin. Makita ito sa atin. Kasi para sila ay maligtas din. Kawawa yung mga taong ito kung sila ay mapahamak sa naglalagablab na ako. Thank God sa umagang ito, naway naintindihan po ninyo na kung kayo Kristiyano na, ang ebanghelyo ninyo, yung mga kapatid ninyo, mga anak, mga pamangkin, mga kamag-anak, muna. Pangalawa, kung ikaw ay tinatawag na ligtas, ito'y dapat makita sa iyong sabayanan. Parang yung mga anak ay hindi lumayo ng lumayo. Thank you sa lahat. Purihin ang Panginoon. Mamaya-maya, awit lang muna tayo. Huwag kayong maalis. Ay, ipapanalangin po kayong lahat. Thank you po sa lahat.